Magandang araw po. Magandang katanungan. Tama na ang presyo sa pagbili sa lupa mo. Welcome dito sa Usapang Lupa. Magandang araw po sa inyong lahat at nandito na naman po tayo sa 10th episode ng ating Usapang Lupa na handog sa inyo ng Foundation for Economic Freedom. Nitong nakaraang episode po, ang ating pinag-usapan ay tax declaration at ngayong episode na ito, ang ating pag-uusapan ay tax declaration pa rin. Ito po si Attorney Erwin Tiamson at kasama ko po si Attorney George Katigbak na patuloy na magkukwento sa inyo ng mga usapang lupa. Magandang araw po sa ating lahat. Ito po muli si Attorney George Katigbak. Makakasama niyo rin po dito sa ika-10 episode ng Usapang Lupa. Ayan. Maganda po siguro nga simulan natin ang ating talakayan, ang ating kwentuhan sa pagsagot dun sa naiwan ng mga tanong dun sa isang episode natin. Sir Erwin, simulan ko na. Ang tanong, maari po bang marehistro ang bentahan na tax declaration lamang o yung wala pang titulo ang lupa? Aba ay oo. Attorney George Katigbak, na irerehistro ang transaksyong tax declaration lamang sa Register of Deeds sa ilalim ng Section 113. Ha? Uulitin ko, Section 113 ng PD 1529 or Property Registration Decree. Tungkol saan ba itong Section 113 ng PD 1529? Ito po yung tinatawag nating seksyon na tumatalakay sa dealings on unregistered lands o mga transaksyon sa lupang walang titulo. Paano po ang ginagawa dito? Ang kasulatan po na transaksyon sa lupa gaya ng deed of sale, deed of donation o mga settlement of estate ang siyang dinadala at inirehistro natin sa Register of Deeds. Kasama po natin ibinibigay bukod sa mga instrumento o mga dokumentong ito ang kopya ng ating tax declaration at yung kung tawagin natin Certificate Authorizing Registration na magmumula sa BIR. Ito po ang katibayan na ang transaksyon na naganap sa lupang hindi rehistrado ay bayad ng lahat ng buwis. At kapag po ibinigay na natin ito sa Register of Deeds, kanya po itong ilirehistro sa libro na nakalaan para sa ganitong uri ng transaksyon. Ang ating pong deed o instrument o document ay tatataka nila at lalagay po nila na ito ay rehistradong dokumento sa ilalim ng Section 113. Wala po kayong matatanggap na titulo dito sapagkat ang inyong transaksyon ay nasa labas ng Torrens Title Registration System. Ang inyo lang matatanggap ay ang inyong dokumento na nagsasabi na ito ay rehistrado na nga sa Section 113. Ano ngayon ang gagawin mo sa ating dokumento na ito gaya ng deed of sale o donation o estate settlement na nakarehistro na mula sa ALDI? Ito po ay ating dadalhin sa assessor's office at doon ay ibibigay natin kay assessor at hihingi po tayo ng bagong tax declaration sa pangalan na ng bagong may-ari ng lupa. Attorney Katigbak, ito naman ang tanong ko sa iyo tungkol sa tax declaration pa rin. Attorney Katigbak, paano ba kumuha ng tax declaration sa kauna-unahang pagkakataon? Gandang katanungan yan, Sir Erwin. Kung ang lupa po kailanman ay hindi pa nai-issue ng tax declaration o ito po ang unang pagkakataon na ito'y may issue ng tax declaration, kailangan pong kumuha ng ilang mga dokumento ang aplikante. Halimbawa po, kailangan niya kumuha ng survey plan at survey record sa DENR na nakapangalan dun sa aplikante or dun sa claimant. Pangalawa, kailangan din po niya kumuha ng certification mula sa sentro ng DENR na itong lupang ito ay alienable and disposable o yung tinatawag na AND certification na nagsasabi na itong lupang ito ay hindi parte ng gubat at ito ay maaaring patituluhan. Kailangan din pong humingi sa ating barangay ng certification nang sa gayon ay makita kung gaano katagal nang namamalagi o nakaposisyon itong aplikante or itong claimant doon sa
lupang gusto nating patituluhan. At kailangan din po niyang magsubmit ng affidavit of ownership. Maari pa rin pong humingi ng iba pang dokumento ang assessor. At kapag po nakapagsubmit na itong mga requirements ito, itong mga dokumentong ito sa assessor, pwede na po tayo mag-request ng field appraisal and assessment doon sa lupa. Matapos po nito, ang assessor's office po ay gagawa ng una, ocular inspection, kung saan ang assessor po ay iimbestigahan ang lupa at titingnan din po o imbestigahan din po yung tax declarant o yung nagre-request ng tax declaration. Titingnan po yung kanyang mga possession, yung kanyang occupation, at yung iba niyang mga claims at yung kanyang mga iba bang representations o kwento tungkol dun sa kanyang ina-applyan. Pagkatapos po nito, gagawa po ang assessor ng tinatawag na FAAS o Field Appraisal and Assessment Sheet. At kung maaprobahan po ang application, maaari po tayong pagbayarin ng buwis. At kung meron pong mga dating buwis sa mga nakaraang taon na hindi nababayaran, ito po ay pababayaran din sa atin hanggang sa 10 taon na tinatawag na back taxes. So, kailangan po rin natin itong paghandaan. At pagkatapos po niyan, mai-issuehan na po kayo ng assessor's office ng inyong tax declaration. Ayan. O sir, meron pa ditong ibang katanungan. Ito naman, tanong mula sa isa nating tagapakinig. Ang tanong niya, paano po itatama ang sukat ng tax declaration kung mali ang sukat na naandun sa dokumento? Madali lang po ang solusyon sa tanong na iyan. Ang kailangan lang pong gawin natin ay mag-file tayo ng kung tawagin natin ay Request for Amendment or Correction of Tax Declaration sa Assessor's Office. Ang sulat po na ito ay o liham na ito ay humihingi ang tax declarant sa assessor's office na baguhin ang area o land area ng kanyang lupa sa tax declaration sapagkat mayroon itong pagkakamali. Sa liham na ito ay kailangan nating ilagay ang ating batayan o ang ating mga ebidensya sa paghingi ng correction or amendment sa ating tax declaration. Ang ebidensya o batayan na ito ay maaaring isang aprobadong survey plan ng DENR. Ano? Isang aprobadong subdivision plan mula sa DNR or LRA. O kaya ay isang titulo na nagsasabi sa na kung gaano kalaki ang iyong lupa. At ipapakita mo ito sa assessor's office at iyahambing ito sa land area o total area na nakalagay sa iyong tax declaration. Hindi po gaano itong mahirap gawin sapagkat ang kailangan po lang dito ay gumawa ng isang formal na liham. Matapos matanggap ito ng assessor's office ay maaaring mag-conduct ang assessor's office ng kung tinatawag natin ay ocular inspection na kung saan ay titingnan ng assessor kung talagang labis o nakulang naman ang sukat ng lupa mo sa tax declaration. Ato ni George Katigba, eto naman ang tanong ko sa'yo. Ito ay madalas ding nakikita nating tanong ng ating mga kababayan kung bakit daw minsan yung tax declaration sa building ay iba sa tax declaration ng lupa na kinatitirikan ito. Maari pong magkaiba ang may-ari ng lupa at may-ari ng building. Kaya po magkaiba ang nakapangalan sa tax declaration ng lupa at sa tax declaration ng building. Kasi po, ang tax declaration po ay hindi lamang sa lupa ini-issue. Ito po ay ini-issue din sa building at saka po sa mga malalaking makinarya or equipment na nakalagay po dito. Kadalasan po ito nangyayari kapag ang may-ari ng building o equipment ay umuupa lamang po sa may-ari ng lupa. Halimbawa, yung pong mga cell site o yung mga communications tower na umuupa. Pwede rin po yung mga malaking poste ng kuryente. Ayan. Ah, mayroon pa pong katanungan dito.
Pwede po bang magkaroon ng dalawang tax declaration sa iisang lupa? Attorney George Katigbak, dapat ay walang duplikasyon o dobladong tax declaration sa iisang lupa. Sa sistemang tax map at tax roll na ipinatutupad ng Bureau of Local Government Finance at isinasagawa ng lahat ng ating mga assessor's office, ang bawat lote ay mayroong tinatawag nating unique assessor lot number na nakalagay sa sistemang property identification number system na mayroon ang bawat munisipyo. Kung tawagin nito ay tax roll at tax map na ang bawat lote ay may designated lamang na iisang taxpayer. Ngayon, kung paano o bakit nagkakaroon ng duplikasyon, ang maaaring dahilan nito ay hindi kasi lahat ng tax declaration natin ay naipasok na dito sa kung tawagin natin ay tax map at tax roll system. Ang mga tax declaration na ito, o tawagin nating floating tax declaration, ay isa-isang hinahanap naman ng assessor upang mailagay ito sa tama niyang pwesto. Kaya kung ikaw, ang lupa mo ay sinasabing mayroon dalawang tax declaration, kailangan ka magpunta sa assessor's office at dalhin mo ang iyong mga katibayan. Kung ikaw ay may titulo o may approved survey plan, at ipakita mo sa assessor's office upang matukoy kung nasaan talaga ang iyong lupa. Ngunit kung ang lupa mo naman ay mayroon ng designated o nabigyan na ng tinatawag nating property identification number or PIN, ay hindi ka na dapat magkaroon ng agam-agam sapagkat mayroon ka ng unique parcel number na nakatatak sa iyong tax declaration. Kaya mga kababayan, tingnan ninyo ang inyong tax declaration. Ito ay nasa kanang bahagi ng ating tax declaration, yung tinatawag nating property identification number. Kung meron ka nito, aba, malamang-lamang, unique o isa lang at walang patong ang tax declaration sa parcela ng lupang nasa tax map. Mga kababayan, ayoko mong putulin ang ating usapan pero sinesenya sana tayo ng ating direktor at tapos na daw ang ating airtime. Ito pong muli si Attorney Edwin L. Tiamson na nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa Usapang Lupa na handog sa inyo ng Foundation for Economic Freedom. Ako po din ay babati sa inyo ng Happy Halloween! Ito po muli, Attorney George Katigbak po ng Foundation for Economic Freedom. Hanggang sa susunod, kita-kita po ulit tayo. Stay safe! Dahil po Halloween ngayon, next episode po ang ating pag-uusapan ay kung paano inililipat ang lupa na nasa pangalan pa ng mga patay papunta sa pangalan ng mga buhay. Abangan po ninyo ito! Oh.